Hello, sis Miles again. So, dito sa video ito, i-share ko sa inyo kung ano yung product na makakatulong para mag-lighten yung singit natin. I-share ko din sa inyo kung ano yung mga home remedies na makakatulong para paputiin yung ating singit. Ito yung gagamitin nyo para sa pampaputi ng singit. Isang kalamansi lang yung gagamitin natin. And then, pigain lang natin siya. And the next naman natin gawin is itong, ilagay natin itong honey. So, ito naman yung honey. So, ipaghalo natin sila. Next nating gawin ay kukuha tayo ng asukal. Oh my God. Kukuha na ako ng asukal. Kailangan lang natin ng kahit kunting asukal lang para maging meron tayong pang-scrub dito sa ating balat. Paghaluin nyo lang siya. So, ito na yung ating pinaghalong kalamansi at saka asukal na mayroong honey. After nyo pinaghalo, so kuha lang kayo ng bulak. Then, yun yung ipahid nyo sa singit nyo para pumuti ang yung singit. So, ito, gamitin nyo lang siya ng 2 or 3 beses sa isang linggo. So, ganun lang siya kadali. Ngayon, share ko sa inyo kung anong dahilan ng pagkaitim ng singit. Unang-una mga loves na dahilan ay dahil sa pagiging namamana or genetic. And then, next mga loves na pangalawang dahilan dahil sa sobrang pagkiskis or pagkagasgas dito sa ating hita dahil sa suot natin ng mga pantalon or yung short natin, kung masikip yan, isa din yan sa mga dahilan kung bakit umitim na lang. Isa din sa mga dahilan mga loves ay yung sobrang paggalantad, mapanganib na ultraviolet rays. So next naman, yung isa din sa mga dahilan, so isa din yung dahilan, yung pagpapawis at pagkaipon ng mga dead skin cells. So next naman na share ko sa inyo is yung mga tips or yung mga dapat nyong gawin para mag-lighten yung ating singit. Unang-una na gusto ko i-share sa inyo na dapat nyong gawin is huwag kayong gumamit ng masyadong masikip or cotton na underwear. Ayan, next naman sa mga mahilig dyan sa mag-wax or mag-shave. So, ito, iwasan nyo talaga na mag-wax or mag-shave ng buhok sa bikini area para hindi ma-damage ang inyong balat. Pangatlong mga loves na gusto ko i-share sa inyo is gumamit lamang kayo ng mga sabon na hindi matapang or yung mild soap. So, ayan, pang next naman na gusto ko i-share sa inyo is gumamit kayo ng sunblock para maiwasan yung pagkaitim doon sa bikini area nyo. Lalo na pag nagbe-beach kayo, napaka-importante talaga yung sunblock kasi yun yung magprotekta doon sa balat natin. So ngayon, i-share ko naman sa inyo kung ano yung mga home remedies na makatulong para hindi ka mapagasto pag gusto mo talagang pumuti yung singit. Unang-una mga loves na gusto ko i-share sa inyo na subok ko na na nakaputi talaga siya dito sa singit ko na nakapag-lighten na din siya. So ito talaga yung kalamansi. Loves, na meron lang ako i-share sa inyo na talagang effective siya and nakatulong siya nung time na tumaba ako nung mga time na yun tapos lagi nagagasgas or nagkikis-kis yung aking dito na banda sa balat na dito sa banda sa singit kasi yun nga tumaba ako. Umitim siya. So meron lang kaming kalamansi. So ang ginawa ko dun sa kalamansi mga loves, nilagyan ko siya ng 1 kutsarang yogurt and nilagyan ko din siya ng 1 kutsarang honey. So pinaghalo ko yun with kalamansi. 1 kalamansi lang. And then yun, pinaghalo ko sila, then nilagay ko siya dito sa bandang singit ko. So pinahid ko siya sa singit ko and hinayaan ko lang siya ng mga 10 minuto bago ko siya banlawan. Yun yung nakakatulong sa akin, pero kung gagamit ko ng kalamansi mga loves, kailangan nyo maglagay talaga ng moisturizer kasi yung kalamansi nakapagpatuyo siya ng balat. So kailangan talaga na pag gagamit ka nito, mag-moisturizer ka na lang din para hindi mairita yung balat mo. And then sa mga ano pala, mga sensitive na balat, so yung mga karamihan din kasi yung hindi sila hiyang sa kalamansi, nangangati sila, nairita yung balat nila. So wag niyo na lang siyang gawin pag ganun. So pahiyangan lang din siya. And then tiis ganda din pag ginagamit mo yun. And then ginagamit ko lang pala siya bago ako maligo para mabadlawan ko na din after ko siyang patagalin ng 10 minuto yung paggamit ko sa kalamansi na may 1 kutsarang yogurt and 1 kutsara na honey. So tandaan lang na pag gumamit kayo ng kalamansi, huwag kayong maglagay or magpahid ng kalamansi sa bikini area lalo na pag nagwa-wax ka or nag-shave ka. Huwag ka din magbilad ng araw, ng 2 araw lalo na pag ginagamit mo yung kalamansi. So next naman na i-share ko sa inyo is isa to sa mga effective din na na-try ko dati-dati pa na nakakatulong siya para sa singit. Kailangan mo lang is itong baking soda na 1/2 na kutsarita, 1/2 din na kutsarita na apple cider vinegar, and 1/2 na kutsarita na lemon juice. So, yun yung paghaluin mo mga loves. And after mo siyang paghaluin, kumuha ka lang ng cotton pad. So, ilagay mo siya doon sa bandang area na maitim or mga dark na area. So, doon mo siya ilagay and then patagalin mo siya ng 15 to 20 minutes bago mo siya banlawan. So after mo siyang gamitin is kailangan mo mag-moisturizer and maglagay ng lotion doon sa area na pinaglagyan mo or pinaggamitan mo ng pinaghalong
baking soda, apple cider vinegar, and lemon juice. So, yun yung pangalawa na natural lang na paraan na makatulong na makitaan mo talaga siya na magandang resulta pag lagi mo siyang ginagamit or pag yun yung ginagamit mo. Yung paggamit naman nun mga loves, kailangan mo na siyang gamitin ng 2 beses or 3 beses sa isang linggo, and then kailangan mong mag-ingat pag ginagamit mo yon. Kasi medyo matapang talaga yung apple cider vinegar and baking soda. And then, pag ginagamit mo yon, so dapat after mo siyang gamitin is maliligo ka talaga and mag-moisturizer ka. So, napaka-importante talaga yon na mag-moisturize ka agad-agad pag ginagamit mo yung mixture na yon para hindi magda-dry yung balat mo, para hindi siya mairita. So, yun yung mga natural lang na makikita natin sa kusina. Ngayon, i-share ko naman sa inyo kung ano naman yung products na maganda sa singit na pang scrub. So, yung share ko sa inyo ngayon is meron akong review nito, pero share ko pa din sa inyo kung gaano siya ka malaking tulong din sa akin pag wala akong mga kalamansi, wala akong baking soda. So, ito yung inaasahan ko na pampaputi ng singit ko din, kasi nakatulong din naman kasi siya na pampatanggal ang mga dead skin cell or patay na balat dito sa bandang singit. And ito, hindi siya pala mahirap pag ilalagay mo siya dito sa bandang singit mo, kasi hindi siya yung masakit na pag-scrub. Itong glutathione na to mga loves, na whitening, na pang body scrub siya, and marami siyang mga ingredients, karamihan na mga pampaputi na ingredients nandito na katulad na lang ng papaya enzyme, meron siyang papaya enzyme, and meron siyang vitamin C and glutathione. So, yun yung mga yun is napaka-effective para sa pampaputi dito sa ating balat. Nakakatulong siya para mag-lighten or matatanggal yung mga dead skin cells or patay na balat or cellula dito sa ating bandang area dito sa singit. So, ito, mag-okay naman siya gamitin kasi hindi naman siya masakit pag ikuskus mo or i-scrub mo dun sa area na yun. And then, after mo siya gamitin, hindi siya dry sa balat. Meron siyang moisturizing. And maganda dito, meron siyang vitamin C na makakatulong para alisin or tanggalin yung mga dead skin cells natin. Nabili ko lang to ng 99 piso lang, itong Glutathione Intense Whitening Body Scrub. So, meron akong review nito. So, panoorin nyo na lang kung hindi nyo pa napanood. Ayun lang siguro yung ma-share ko sa inyo mga loves. Sana makatulong to sa inyo. Then, huwag kalimutan pala na i-like and share this video. So, yun lang. Kung hindi nyo pa ako na i-follow sa aking Facebook and Instagram, so, i-follow nyo na ako doon.